Hi guys! Good morning! Another day, another venture na naman tayo for today's video. Yung nga pala guys, pang 14 na namin dito sa Bohol. Kaya dapat lang sulitin na namin ang oras at minuto na nandito kami sa Bohol. Kaya guys, maaga na kaming gumising at umalis para hindi na kami hapunin sa daan at hindi na kami tanghaliin sa pupuntahan namin. At ang pupuntahan namin, first destination namin dito sa Bohol ay ang The Alicia Panoramic Park na matatagpuan sa Barangay Cambool in Alicia Municipality. So guys, sasadyain mo talaga siya kasi medyo malayo talaga siya. Kaya from Tagbilaran to Alicia is 3 hours yung biyahe. Tapos ito pa yung makikita yung view sa daan mo. Ang ganda diba guys? Kaya sobrang sulit na puntahan din yung mga part na yon, kasi magaganda rin yung lugar na meron sila. At isa pang pupuntahan namin ay yung sa Mekandihay Park. Yung pinakasikat na falls dun sa Kandihay ay yung Kanumantad Falls, na isa sa mga tallest falls dito sa Bohol. At mapapansin nyo rin guys, along the way, puro simbahan yung makikita nyo kasi halos nadadaanan namin na bayan ay may mga simbahan talaga sila. Wala pa kami sa kalahati nito guys, kaya medyo mahaba talaga yung biyahe. Pero ito talaga yung makikita mong view doon kasi along seaside kami dumaan. Kaya makikita nyo talaga yung dagat at hindi ka mabuburn sa tanawin kasi sobrang ganda talaga ng tanawin dito guys. Kaya pagsasadyain nyo talaga puntahan yung lugar na yon. Dito na kayo dumaan sa along seaside yung way kasi mabilis din naman yung biyahe at walang traffic kasi dire-diretso lang. Kaya ito yung view namin guys, sobrang ganda, di ba? At isa talaga sa mga bucket list ko na puntahan once na pumunta talaga ako sa Bohol guys ay yung Alicia Panoramic Park and yung Kanumantad Falls sa Kandihay. Since nandito na rin naman ako sa Bohol, why not ituloy na natin yung isa sa mga pangarap ko na puntahan at isa sa mga bucket list na gusto kong puntahan dito sa Bohol guys. Kaya naman guys, ito natutuparin na natin, kaya samahan nyo kaming pumunta doon. At nakamotor nga lang kami guys, at you can see. At ito nga pala yung view na makikita nyo along the seaside nga kasi kami dumaan. At sobrang layo din talaga ng pupuntahan namin. At mukhang maaabutan pa nga kami ng ulan kasi makulimlim ngayon guys. Kaya sana pagdating namin doon, hindi na masyadong maulan. Dito lang siguro sana sa part na to yung maulan. At dun sa part na pupuntahan namin, sana medyo lumiwanag na. At maganda yung panahon para hindi kami ulanin doon at hindi kami mabasa. Ayun na nga guys, dahil makulimlim at naabutan pa talaga kami ng malakas na ulan sa part ng hagdan habang binabaybay namin papuntang Alicia. Napasuot na kami ng raincoat kasi mababasa kami at yung mga gamit namin. Kaya ayun guys, buti na lang maganda na yung weather at mukhang hindi na uulan dito at medyo malapit na kami sa aming destination. Nandito na kami sa part ng municipality ng Alicia at magtatanong-tanong na lang kami kung saan ba yung entrance ng the Alicia Panoramic View. At kitang-kita nyo naman guys, napaahon talaga tong lugar na to. Kaya okay din yung maayos na yung daan nila dito at national highway talaga siya. At ito guys, so makikita nyo na talaga dito sa taas yung mga bundok. Sobrang ma-miss ka talaga. Tsaka first time ko tong mag-hike outside Luzon kasi sa Luzon pa lang ako nakakapag-hike. First time to na outside Luzon sa Visayas pa. At isa pa sa mga bucket list ko ang matutupad today guys. Finally guys, natagpuan lang natin yung pinaka-entrance ng The Alicia Panoramic Park. At dito nga daw yun. Dito daw tayo magbabayad ng environmental fee at kukuha ng tulikay. At ito na nga si Kuya, kinawayan na kami. Siguro tatanungin kami kung saan kami papunta. At ayun nga, sabi namin doon kami papunta sa Alicia Panoramic Park. Aakit kami. At ito nga sabi niya, dito daw kami magbabayad ng environmental fee at magre-register at kukuha ng tour guide. Nakapag-registered at nakapagbayad na kami ng environmental fee dun sa baba. At ayun na nga, paakit na kami dun sa pinaka-starting point na aakyatin namin. Sabi ni Kuya, almost 1 hour daw kapag inakyat yon. At depende pa rin yun sa pacing namin kung gano'n kami kabilis umakyat. Eh ako pa naman medyo maarte ako pagdating sa ulan. Kasi mainit din tsaka mabilis akong hingalin. Kaya ayan na nga guys, paakyat na kami at nakikita na namin yung bundok na pupuntahan namin. Kita-kits na lang sa taas guys, malapit na kami. Breathtaking view. Wala pa to sa taas ha? Wala pa. Wala pa sa...
Grabe guys, rinig na rinig yung hingal ko, diba? Sabi ko naman sa'yo, mabilis na akong hingalin. Pero ito talaga yung makikita mo view dun sa taas guys. So, medyo mainit lang talaga, kaya medyo ako hinihingal. Kasi tanghali na rin kami nakapunta imbis na madaling araw para hindi masyadong mainit. At ito na nga guys, malapit na kami sa katotohanan. At sabi ko, nag-iingarte na ako dyan, napagod na ako, ayoko na. Pero yun, dahil nandito na rin naman ako, kailangan natin akyatin to at makita yung pinakamagandang view dito sa May Alicia Panoramic Park. At syempre, sa umpisa ko lang naman yung inaarte-arte ko. Pero aakyatin ko to kahit ang dami kong arte sa buhay. Finally guys, after 1 hour na lakaran, nasa sobrang init, nakarating na rin kami dito sa pinakataas niya. Grabe, sobrang sulit, sobrang ganda ng view guys. Tingnan nyo naman yung pagod ko, worth it, yung hingal at yung pawis, sobrang worth it talaga pag inakyat. Kuya, Jose, may tanong kami sa'yo. Kamusta naman ang hike mo? Taas na yung trekking. Taas-taas kaya ng bundok. Lahat ng pawis mo, umus talaga. Kahit magpawang ka na maraming tubig, grabe. Nahihilo lang ako kanina eh, sa sobrang taas ng trekking natin. Pero sulit na mapagaling sa tuktok. Grabe no, sobrang sulit. Ito yung view. Hi Ray, kumusta naman ang iyong travel dito sa Alicia Sabuhon? Dito sa Alicia, mag-hike ka lang, mapapagod ka sa una, pero pag nandito ka na sa summit, sobrang ganda ng view, tapos nawawala na yung pagod mo. Sa ilang days mo dito sa Bohol, nagbabakasyon, anong best experience mo talaga? Anong pinakamagandang nang nagustuhan mo talaga dito sa Bohol? Almost 4 days ba? Na nandito ka? Ano na? Sa ngayon, mga 5 days. So 5 days. Sa loob ng mga 5 days, anong mga lugar na napuntahan mo dito gamit ang iyong motor? Marami. Basta yung mga sikat dito, yung mga chocolates, ganun, tsaka yung mga man-made forest, tsaka zoo. May zoo din dito eh, tapos sa Panglao yung mga beach din. Ano bang masabi mo sa mga beach dito sa Bohol? Ang ganda ng beach dito. White sand din siya. Parang Boracay lang din. Lalo na sa Andong. Yun. Oh, yun guys. Narinig nyo naman ang mga komentar ng ating mga madla people. Mabuhay! Sige. Hi guys! Palis out to the photo pa rin. Nabi ka lang din sa para nabi din sa Alicia sa Bohol. Ang iba na nga pong kuhakasin para mag-vacation sila din sa Manila. Mo nilang usa sa ilang bucket list ka kanis sila din sa pag-lugar din sa Alicia sa para nabi din sa Alicia sa Bohol. Ya, usa ba inyo hang ano naman ang masasabi niyo sa view or sa lugar na to? Sobrang ganda. Ikaw? Ganda talaga. Kaya ba? Kasi karamihan ng mga ina-accept din namin sa Manila. Ganto din, pero iba eh. Tignan mo yun. Napapaligiran yung mga mundo. Pero sobrang sulit. Kita-kita nyo naman guys. Yan. Ito rin, ano pala masasabi mo sa lugar natin? Sobrang ganda. Kumusta ang experience mo sa paglalakad sa trekking na to sa loob ng isang oras na trekking? Sa kumusta? Ano naman, sa pag-upkit, ano lang, normal lang din naman. Pero sobrang, narinig ko. Ano ba mapapayo mo sa kanila pag pupunta sila rito? Ano bang oras o ano bang dadalhin nila pag pupunta sila pag-upkit rito? Pag-upkit eh, dito mga dapat
maaga kayo. Wala pang araw. Ano ba kailangan nilang dalhin o baulin? Mga kailangan nilang dalhin, tubig, tapos ano, trail food. Magbaon kayo ng ano? Ah, masabi ko magbaon kayo ng pasensya, lakas, payong, mainit, jacket, pero, oo. Okay, so wala akong masabi kayo sa ganda. Ako, tagal ko na rito sa Bohol, pero first time ko talaga na makapunta dito sa Paranamic Shalisha. Sinandaran ko lang ito dati, talaga ako makapunta rito. Ngayon lang, salamat sa dalawang pinsan ko na nandito. Sa Manila pala, mga pinsan ko. From Manila! Hi, guys! Salamat sa nanonood. Bye-bye! Bye! So guys, bababa na kami. Sulit na rin. Sulit talaga. Ganda ng view. Yeah, ganda. Punta na kayo dito. Puntahan nyo to, promise. Sobrang sulit. Sa lahat ng mga gustong magbohol, isama nyo sa bucket list nyo to. Sobrang ganda. Grabe. Hindi ka magsisisi. This experience talaga siya. Kaya nakikita ko lang to sa mga vlog dati. Ngayon napuntahan ko na. Pero grabe, sobrang sulit. Tignan mo naman yung view. Ganda. Ganda. Isang oras na trekking lang. Tapos pag pababa, mabilis na lang naman kasi. Kaya, dahan-dahan na lang. Basta, ang advice lang, umaga kayo pumunta. Sino kami kayo? Pumunta kami dito alas 9 na eh. Alas 9 na lang umaga kami umakyat eh. Umabot kami ng alas 10. Dito sa taas. Ang maganda talaga kung alas 5 na madaling araw kayong umakyat o kaya alas 6 ng umaga para maganda. Tsaka buti sakto maganda yung weather na kahit na inulan kami kanina sa Hagna, inulan kami sa Duero, pero dito, pagdating dito sa Alicia, thank you Lord! Ang ganda ng weather. Look, ito yung view dito. Hey, 360 yards. Bye-bye. Yung seryo. Yun. Alam nyo na, nature date ang gusto. Ito oh, ang ganda oh. Alright, hiking time. Si Bug. Nabangga ko yun. Nakababa na nga kami ng bundok guys. At thank you Lord dahil maganda yung weather sa pag-akyat namin. At hindi niya kami pinabayaan sa pag-akyat at pagbaba namin ng bundok. At thank you din sa tour guide namin na nag-alalay din sa amin paakyat. At thank you din kay Kuya Jose kasi siya yung naging kasama namin papunta dito. And grabe, sobrang worth it yung lakad na to kahit nakakapagod. At sobrang ganda ng view na napuntahan namin. Sobrang ganda mo, the Alicia Panoramic Park. Sa uulitin ulit, overnight naman. And yun na nga guys, papunta na kami sa mismong entrance. At dito na nagtatapos ang aking video. Sana nagustuhan nyo yung video na to na tour natin dito sa Alicia Panoramic Park. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And hopefully, sa next vlog, magkita-kita ulit tayo. Thank you!